Sa ilalim ng United Nations Sustainable Development Goals, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang Goodbye Gutom Program para magkaroon ng kamalayan upang wakasan ang gutom at malnutrisyon sa mga kabataan sa 2030. Ang proyekto na ito ni Mayor Belenti Fernandez ay dadalhin sa mga nasasakupang barangay sa tulong ng City Health Office, City Nutrition Office, Barangay Council at Youth Volunteers. This is part of the tawag natin, yung development goals ng ito sa worldwide, hindi lang sa sustainable development goals, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Kailangan ma-stop. Kaya nga sabi nila we have to stop yung hunger, di ba? So, kaya natin nilaunch itong Goodbye Gutom. Isa sa mga putahing pinapakain sa mga batang paborito nilang kanin at fried chicken o tinolang manok. So, ang finifeed po namin, tinanong namin, nag-survey kami, anong paborito ng bata? Manok. Sabi nila sa akin, mas gusto yung tinola. So sabi ko sa nutrition, make sure ang tinola may gulay talaga. Layunin ng Goodbye Gutom Program ni Mayor Fernandez na zero hunger sa taong 2030. Samantala, kumakailan lang ay bumisita si Senator Sharon Gatchalain sa lalawigan ng Pangasinan para mamahagi ng daang-daang sakong bigas na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Isa ang Dagupan City sa nabigyan ng 400 sakong bigas para sa mga Dagupenyo na apektado sa mga nakarang bagyong Egay at Falcon. Kabilang din sa mga nabiyaan ng sako-sakong bigas ang Calasao na katanggap ng 340 sako, mga Tarem na may 200 sako at Santa Barbara na may 100 sakong bigas. Personal na tinanggap ni Mayor Fernandez at Calasao Mayor Kevin Roy Macanlalay ang mga sako-sakong bigas. Ito po ay galing po sa lungsod ng Valenzuela, sa pondo po ng lungsod ng Valenzuela. At ang ating mga counselor po, sila po yung gumawa ng resolusyon para po matulungan o magbigay tulong po sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, ibinahagi rin ni Gatchalain ang kahalaga ng edukasyon sa bansa. Ito'y matapos mapakinggan ng senador ang problema na kinakarap ngayon ng Dagupan sa hindi pagpasa ng budget para sa scholarship ng 2,500 ng mga estudyante ng lungsod. Education, napakahalaga yan, no, sa isang lugar at sa isang bansa. Hindi natin nararamdaman ngayon, pero mararamdaman natin yan 10 years, 15 years pagdating. No? Dahil yung mga batang yon na mabibigyan natin ng magandang edukasyon sa basic education, sa college, dito rin yan magtatrabaho sa inyo sa Dagupan, dito rin sila magbabayad ng buwis, dito rin sila kikita, tayo ibabalik rin yan sa atin, no? Sa ating gobyerno. Kaya napakagandang investment yan. So, huwag natin ipagkait yung pagbibigay ng tulong, lalo na sa edukasyon. Dagdag pa ni Senator Gatchalain, walang ibang solusyon na pwedeng gawin para maiangat ang mga kabataan sa kahirapan kundi ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.